Ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa Philippine Sea. Nasa 55 kilometers per hour pa rin ang dalang hangin ng bagyo malapit sa gitna. At huling namata ng pag-asa ang sentro nito, 605 kilometers, dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. 19 kilometers per hour ang takbo nito, pahilaga-hilagang kanluran. Bukas ng gabi ito, lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang tropical storm na may international name na halong ay hindi pa inaasahan na papasok sa PR sa ngayon, base naman niya sa datos ng The Weather Company. Pero yung dalawang bagyo na yan, si Halong at itong si Inday, ang hahatakpo dyan sa hanging habagat hanggang sa susunod na linggo. Dahil dyan, nananatiling delikadong pumalaot sa western seaboard ng Luzon at dyan sa eastern seaboards of Luzon hanggang dyan sa Visayas. Kaya po yung mga gumagamit ng malinsak na kampandagat, huwag muna pong pumalaot dyan. Bukas, makakaranas naman ng maagang ulan ang western section ng Luzon at sa hapon naman, asahan ng ulan dyan sa Kalakang Luzon, lalo na dyan sa may northern section. At sa Metro Manila, asahan ng ulan mula umaga yan hanggang sa gabi at mas maranasan po yung maraming ulan pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Maliwala naman sa Visayas bukas, maliban dyan sa western section, kung saan may mahinang ulan dyan sa may isla ng Panay. At sa Mindanao, hilagang bahagi naman ng o northern part at dyan sa may rehiyon ng Soksarjen ang makakaranas ng mahihinang ulan. Sa magtanong kay Mantani, nag-post si Ryan J. Andres, bakit daw humihina ang isang napakalakas na bagyo pagdaan sa mga bundok? Ryan, humihina ang isang bagyo pagtama sa lupa, lalo na sa mabundok na lugar tulad dyan sa may bundok ng Sierra Madre dahil nasisira yung sirkulasyon nito. Kumpara sa dagat, uneven o hindi pantay-pantay ang surface ng lupa. At sa dagat din nakakakuha ng moisture yung bagyo na siya namang nagsisilbing nagpapalakas dito dyan sa kumukuha ng enerhiya. At kapag nasa lupa ang bagyo, bukod sa nababawasan, ay halos nawawala yung supply ng moisture sa bagyo kaya lalo itong humihina. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.